Muli namang po nga nag-ikot ang outreach team ni Senator Bongo para mamahagi ng tulong sa mga nangangailangan. Libo-libong mga nasunugan, market vendors, TODA members, seniors at PWDs mula sa iba't ibang bayan sa Samar at Leyte ang muling hinatira ng ayuda ng senador kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan. Narito po ang report. Doble pa sakit ang inabot ni Tatay Rustico at Teacher Leia nang mabalitaan nilang tinutupok na ng apoy ang kanilang kabahayan sa Barangay Loyo sa Basay Samar. Labis ang pag-aalala nila sa insidente. Si Tatay Rustico kasi iniisip kung paano maisasalba ang naiwang asawang may sakit habang si Teacher Leia ay may kapatid na nasa kolehiyo pa lang. Sunog, hindi ko na ano, pag kasi na napabakuna ko doon sa Barangay Bangun. Pagdating ko, sunog na yung kapitbahay. Galing sa kapitbahay namin, sa tapat ng bahay namin. Pero wala namang nasaktan sa inyo, Tatay? Walang nasaktan kasi yung asawa ko lang nandoon kasi ano eh, yung may sakit. Pero walang nadala pa? Naligtas din. Nasa eskwalahan po ako at mayroon po kaming webinar. Ang nandoon sa bahay namin ay ang kapatid ko na nag-aaral sa college. At noong mga panahon na yon, nung marinig ko yung about sa sunog, sobra akong nag-aalala kasi yung mga time na yon, yun yung oras na natutulog siya. Kaya dali-dali gusto ko umuwi kasi malapit lang naman yung school tsak sa bahay namin. Yun po. Hindi po ako pinayagan kaagad ng mga co-teacher ko kasi namumot na yung itsura ko baka mapano ako pababa ng hagdan. Pagka-relax naman ang pakiramdam ko, saka hinatid ako doon. Nitong nakaraang buwan naganap ang sunog, kaya hirap pa rin makabangon pa ang mga biktima dahil sa nararanasan ding pandemya. Ilan lamang si Tatay Rustico at Teacher Leia sa sinaklolohan ng tanggapan ni Senator Christopher Bongo sa Eastern Visayas. Sa Basay Samar, kung saan nasa 37 individual ang nasunugan at 10 pamilyang nasunugan naman sa Canavid Eastern Samar ang nakatanggap ng grocery packs, pananghalian, face mask, face shields at vitamins. Ang ilang pinakanangangailangan, may natanggap ding bisikleta o kung hindi man ay sapatos o Android tablets mula kay Go. Samantala, suportado ni Go ang programa ng pamahalaan na matigil na ang insurgency sa bansa. Kaya naman bukod sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na umayuda sa mahigit 300 pamilya na apektado ng armed conflict sa Lorente Samar, namahagi rin ang tulong si Go sa kanila. At pinaalala na kung kailangan ng tulong medikal ay huwag mag-atubiling pumunta sa Malasakit Center malapit sa kanilang lugar. Mga taga-Eastern Samar, tandaan po ninyo, minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa Pilipino ay gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Kami po ni Pangulong Duterte ay patuloy yung magsiservisyo sa inyo. Dahil para sa amin po, ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Isa si Go sa mga nagsusulong na mapalakas pa at mapaayos ang infrastructure development sa lugar para sa ikabubuti ng mga residente doon. Ito ay upang tuluyan na silang mapalayo sa kinakaharap na insurgency sa probinsya. Yung mga tulong na ibinibigay sa amin, maraming salamat sa kanila. Salamat po kay Senator Bongo at saka kay President Duterte. President Duterte at saka Senador Bongo, sana sana ano, magpalakas kayo palagi, sana hindi kayo anong virus ngayon. Tuloy din ang serbisyo ng outreach team ni Go sa Leyte na mahigit 2 linggo nang naroon. Nagbigay sila ng assistance sa halos 2,000 benepisyaryo na kinabibilangan ng mga tricycle drivers, TODA operators, persons with disabilities, senior citizens, at mga tindero-tindera sa palengke na naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Ginanap ang aktibidad sa magkakaibang araw at nagpatupad ng health and safety protocols sa mga bayan ng Matag-ob, Palumpon, Barugo, Alang-Alang sa Leyte, Hinangunan, Liloan at St. Bernard sa Southern Leyte. Bukod kay Go ay naroon din ang mga ahensya ng pamahalaan para magbigay ng tulong sa mga kwalipikadong benepisyaryo.
napag-alaman ng team na kakaunti pa lang ang nababakunahan sa mga naturang lugar. Kaya naman nagpaalala ang chair ng Senate Committee on Health and Demography na mahalagang magpabakuna upang maging protektado. Magpabakuna ho kayo. Huwag ho kayo matakot sa bakuna. Nakita niyo naman po yung mga nabakunahan na po ng mga senior citizens ay maaari na po silang lumabas. Ngunit kailangan rin po mag-ingat pa rin po.